siguro alam nyo na to dahil ito yung GRP gas tank na nabili natin sa Shopee. So, magpapalit tayo ng gas tank kasi yung gas tank na stock natin ay sobrang sira na nga. Try natin tong ikabit sa motor ko, tapos check natin kung ilang litro ba yung kasya. Try natin yung full tank para malaman natin kung ilang litro talaga yung laman. Yo, what's up? Welcome back sa channel mga boss amo and mga madam natin na nanonood. So, welcome back sa channel. So, ako na ito si Rex Motovlog. So, sa video ito ay magkakabit na tayo ng bago nating gas tank. So, kung nakita nyo naman sa thumbnail, so siguro alam nyo na to dahil ito ay yung GRP gas tank na nabili natin sa Shopee. So, magpapalit tayo ng gas tank kasi yung gas tank na stock natin ay sobrang sira na nga, dami ng butas, then hindi na malagyan ng lock para makabitan dun sa kabitan ng upuan. So ngayon nandito na sa akin, nandito na nga yung gas tank, GRP gas tank for Raider 150 carb. Try natin tong ikabit sa motor ko, tapos check natin kung ilang litro ba yung kasya. Try natin yung full tank para malaman natin kung ilang litro talaga yung laman. Tapos, bubuksan ko nga pala muna. Pero nabuksan ko na to kanina, so papakita ko lang sa inyo ulit. Para naman magka-idea ko kayo kung anong itsura talaga ni GRP gas tank, alloy gas tank. So, ayan, let's go. So, ayun na nga mga bossing. Madali na naman itong buksan kasi nabuksan ko na kanina. And, eto. Ayan, so nilagay ko na nga pala dito yung ikakabit natin para dun sa, para sa upuan natin, mga tropa pips, mga bossing. So, pininturahan ko na to kanina kasi sobrang pangit na rin ito. Daming kalawang. So, eto, diretso na tayo dito sa ating gas tank. So, ayan, makabubble wrap pa siya pero binuksan ko na to kanina. And ito. Ayan. So, ayan yung gas tank. Pasilip. And medyo mahirap magbukas ng isang kamay, no? So, ayan. GRP. Mga tropa peeps. And mga bossing. So, ito siya. Ayan. So, itong nabili ko nga pala is nasa Shopee siya. So, ito, may kasama na siyang sticker na nakakabit dito. Ito, kung nakita nyo, yung GRP Racing Product Thailand, mga bossing. At, ito, may kasama na siyang bolt dito pero sa tingin ko, papalitan ko to kasi kung nakita nyo naman, medyo kinakalawang na siya. Tapos, ayan. Ito yung takip niya. Check natin. May butas para sa breather niya. And may kasama na ring rubber na para naman sa pagiging sail niya. So, pasensya na nga pala sa marumi kong kamay kasi galing tayo nagkalikot ng motor kanina. So, ito. Yan, may QR code pa. Mga tropa peeps, mga bossing. So, ito yung tsura niya talaga. So, yan nga pala yung itsura ng Raider 150 natin na yung last video kay pininturahan natin yung kahan niya. Ay, hindi. Yung batalya. So, ngayon, hindi ko na pinakita sa inyo yung pagpipintura ko ng kahan natin at pagkakabit ko ng ibang parts dyan gaya ng half shifter natin na CNC, tapos yung domino na, hindi, PS16 na brake set tsaka yung clutch. Sama na rin ng grip, so di ko na sinama na videohan yun kasi wala tayong time. So ngayon, babaklasin na natin yung ating kaha para masimula na ang pagkakabit. Let's go! Ito lang pala yung mga kailangan ko sa pagbabaklas. Allen wrench,
Saka ito, Felix Cover Stars po. Tanggalin muna natin itong wire niya para sa floater. Ito, medyo matigas ah. Ayan, tapos unahin ko na sigurong tanggalin muna itong ano, yung floater niya. So, allen key na 4mm. Medyo iba yata ito sa iba. Yo! So, tanggalin muna natin itong strap para dito. So, pagkakaalam ko, kailangan ko rin palang tanggalin ito. Kasi sasabit yung bagong gas tank natin. So, nahin ko na lang muna yan. So, tanggalin na natin itong bolt ng gas tap natin. So, yung bolt dito na dalawa na to, wala na to kasi nilagay ko lang yan para hindi na butas yung gas tank. So, tatanggalin siya natin dito. Parang naka, ano yata ito. Okay, bumuti na lang muna natin. So, ito na siya. So, ayan. Kung nakikita niyo, wow! Wala na talaga. Hindi na pwede. So, ayan. Testing. Patong muna natin mga travel tips, mga bossing. Kung pwede ba. Pero cash na naman. Try ko lang yan ang bolt. So yan na yun mga boss. Yung dito, wala yata akong available na, ano, na bolt para dyan. So maghahanap na lang muna ako ng may kakabit. Pero dito lang muna yung lalagyan ko kasi hindi ko pa naman ito gagamitin. Ngayon, kakabit ko na lang muna yung floater natin, try ko kung pwede yung parang sa tingin ko hindi kasya to. Medyo iba yung tsura yun. So ayan. Ito nga pala is kasama na siya dito nung binili ko. Pati itong tatlong bolts na to. So ayan. Try kong ilagay yung stock na natin. Floater kung pwede ba. Pero parang so, ayan. Medyo awit ako dito sa part na to. So, cutting ko na lang siguro tong part na to. Yung plastic na to. Itong floater natin, medyo iba yung itsura. Hindi kasya, so gagawin ko siguro. Tatanggalin ko na lang tong part na to para magkasya dito sa butas niya. Sa part na to. Para malagyan natin ng takip. Kasi sayang naman kung walang floater. Paano yan? So, gagawan ko na lang muna ng solution. So, balikan ko na lang kayo pag nagawan ko na to ng paraan. Kung anong gagawin dito. So, maya maya. So, ayan mga bossing. Pinagpawisan tayo dun.
So, nagawan ko na ng paraan. Nagbawas na ako dito sa gilid para magkasya siya dito. Tapos ito, ganun pa rin, binawasan ko yung gilid niya. So, para may pasok yung... Dapat may pasok. So, ayan. Kasya na kanina, medyo ayaw eh. So ito, may kasama nga palang sticker. Siguro dito ko na lang yan ilalagay. And mukhang bagay naman siya dito. Ito yun na siya mga trapapips, mga bossing. So, kahan lang yung sunod na babalik natin. Pero di ko na siguro papakita sa inyo kung paano tayo magbabalik ng kaha. Kasi same process lang naman. So, bukas magpapagas tayo. Try natin punuin. Para malaman natin kung ilang mililitro ba talaga yung kasya dyan. 2,000 years later. Bossing, 2.3 liters lang yung laman ng gas tank natin na alloy itong GRP. So ayan mga bossing, nakapagas na tayo. Then nakabit ko na nga pala yung kaha. So ayan, 2.3 liters lang yung laman ng gas tank na GRP. Pero so far okay naman siya. Malinis na tignan. Tapos eto, ito lang naman yung isa sa problema ko kasi sinara kasi yung sack sa stack ko. Hindi na makabit yung bracket na to para dito sa upuan. So, tapos may tagas na rin yung stack. So, ayan, nakapag-desisyon ako na magpalit na nga ng gas tank. So, ayan. Pero, pogi. Mga Papa Peeps. So, ayan nga pala mga bossing. So, hanggang dito na lang muna yung video natin kasi sobrang haba na nga. And, maraming salamat sa panonood. So, kung bago pa lang naman kayo sa channel ito, eh, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and like. Pindot na rin po ng notification bell icon para ma-notify naman kayo sa mga susunod pang videos na i-upload ko patungkol sa motor na to at pati na rin sa mga iba pang motor. So, hopefully makagawa ko ng isang video or tutorial na mas maraming matututo. Pero sa ngayon, ito muna yung build ko na street bike para dito sa Raider 150 na Gen 1 na binubuo ko mga tropa peeps. So hopefully samahan nyo ko and supportahan nyo ko sa pag-build ko na to mga tropa peeps. Maraming salamat sa panonood and ride safe!